dito po sa video na ito, so try natin yung isa sa mga home audio system ng Sony, yung Shure X10. Okay, so ang accessories na provided dito sa Shure X10 is una-una of course yung manual, instruction book, operating instruction, antenna para sa radio, then ito yung connection guide, plus yung para dun sa application, yung i-download mo para magamit mo yung cellphone, pwede mo siya i-control using cellphone, using the application. Ito yung application na Songpan or Music Center. Ito yung bagong application, Music Center, plus yung remote control. Okay? So, andito tayo sa unit. So, meron tayong isang player amplifier para sa Shure X10. Ito yung modelo. Okay. Yung control niya puro nasa ibabaw. Ito, nasa top panel lahat. Tapos andito yung sa CD player. Tapos meron itong mga ito para sa mga LED lights. Tapos yung speakers natin, level right. Pakita ko yung likod. So ito yung right speaker, meron siya nakalagay dito right. So yung speaker natin, meron tong dalawang wire. Ang isa para sa hindi. So ito yung puti, para ito dun sa party lights. Tapos ito yung gray and black para yan sa speaker. So let's do the connections. So kay itong right speaker dito sa kanan, ito naman left. So ikakabit ko na tong right speaker. So unahin ko yung para sa party light. Ito. Sasalpak lang yan. Yan. Then speaker, right speaker, then itong left speaker, kabit ko na rin. Okay, left party light, tapos ito para sa left speaker. Then, ito yung para sa antenna, sa radio. Okay, radio, dito yan sa FM antenna. Not lang. Okay. Then, ito yung para sa power supply. So, ito naman yung para sa okay, lapit natin yung ano. So guys, ito yung Shure X10. Ito yung likod, ito yung mga terminals. Okay. Ito yung speakers terminal, ito yung para sa party light, ito yung sa FM. Tapos andito yung input para sa external source. Let's say, sound ng TV, yung analog. Dito yan sa in, left and right. Then meron tayong audio out, pwede kang mag-extend palabas. So let's say meron kang extra speaker system na may amplifier or another Sony Hi-Fi, pwede mo siyang i-party chain. So meaning, ilalabas mo yung sound dito sa ibang system para mag-extend. Then meron tayong HDMI out para sa mga LED TVs, sa mga HDTVs. Then, supported niya rin ang ERC or audio return channel. Then, video out para sa analog TVs. And, ito yung cooling pan.
Okay? So, testing rin natin ang mga features and functions nitong Shake X10. Okay, ito yung speakers. Okay, so try natin. Plug in the power. Yan. So lapitan natin ang control panel. Itong Shake X10 Sony Home Audio System. So ito yung top panel ng player amplifier. So ito yung sa pinaka taas na portion, ito yung para sa mic 1 and mic 2. Yung mic 2, ito yung supported niya yung guitar. Okay? Babatayan ito sa bandang left. So sa left, andito yung mega bass, USB record and play, Bluetooth pairing button, light mode, party light, power button, ito yung stop, play, tapos andito yung DJ control jack, ito yung function, plunger, isolator para sa DJ, football effects, fiesta mode, sound field, ito yung equalizer, sampler, DJ, guitar, then vocal fader, mic echo, mic volume, then ito yung para sa mga folders, tuning, or next and song, open close button. So let's power on. Okay, naka-on na yan. So andito yung mega bass para sa extra bass. Kung gusto mo siyang gamitin, just press yung button niya. Kapag may light indicator na, ibig sabihin naka-on na yan. Okay, punta tayo sa functions. Okay. Pag press natin yung functions, pupunta yan sa different function ng system. So, meron tayong audio in para sa external players or sa sound ng TV. Itong TV para sa audio return channel. DVD. Pag naka-DVD, ito yung open close button. Ito yung CD tray. Ayan. Close. Yes. Next function, USB. Bluetooth tuner or radio. Ayan. So kung gusto mag-tuning sa radio, andito yung tuning o pwede rin sa remote control. Pipress mo lang to para tumakbo yung tuning. Kung medyo mabagmain ang signal, pwede mo siyang kung kabisado mo naman yung channels, yan, yung stations, yan, tulad yan, 89.1. Dito yan sa Brunei. After ng 89.1 is 90.7. Okay, ito yung volume. Kung gusto mong yan yung equalizer, meron tayong mga nakapreset. Ito, movie 1, movie 2. And that's all. Bad game on Thursday. R&B, fiesta, pop, rock, salsa, industry. Plug in natin. Yan. Then set the function to USB. Wow, no device. Okay, meron siyang apat na tracks. Okay, then press play button.
CD. Just direct na lang yan. Okay, let's try to play a Bluetooth. Okay guys, so try natin yung Bluetooth function itong Shake X10. So set lang natin yung function sa Bluetooth. Okay, Bluetooth function. Then so kailangan mo itong i-press itong pairing mode. So dapat naka-pairing mode ka para ma-detect ng mobile phone or ng laptop. So paano ilalagay sa pairing mode? I-press mo lang itong Bluetooth button, didinan mo lang ito. Okay, 1, 2, 3. So, lalabas yung pairing mode. So, pag nasa pairing mode ka na, may dami guys, supported niya yung NFC. Ayan. Kung yung mobile phone mo is mayroong NFC, itatap mo lang dito. So, mas madaling connection. Pero dahil itong mobile phone ko, hindi siya NFC compatible. So, pupunta ako dun sa Bluetooth connection manually. So, punta tayo sa Bluetooth. On and pair your device. So, nahanapin lang natin yung Shake X10. So, lumabas yung Shake X10. Okay. So, press. Then, connecting. So, pag connected din guys, pupunta dun sa screen. Ayan. So, pairing mode. Antay lang natin mag correct yung successfully connected. Okay, so Bluetooth connected na raw. So, okay na tayo. Ready to test na tayo. So, lalabas dun sa screen na yung name ng mobile phone mo. So, ito sa dito sa akin, isang B2026. Okay, let's play some movie or some media files, music. Okay, so let's play some music using Bluetooth. Okay, control ng volume. Ayan. So pwede mo rin i-increase ang volume dito sa mobile phone. Okay, karaoke songs. Ayan. Pwede yan. O pwede rin kung mayroon kang smart TV. Kung mayroon kang smart TV at gusto mong magkaraoke sa YouTube ng TV or other applications, o pwede rin sa flash drive ng TV, sa pen drive, sa USB. So papasok, gamit ka ngayon ng wire, papasok dito. Pero kung yung TV mo na may supported yung Bluetooth A2DV technology, ibig sabihin yung TV mo supported niya yung Bluetooth audio, pwede ka magkabit through Bluetooth. Pero kung hindi compatible, use ng cable, yung RCA. Yan, okay? So, tatry natin ngayon yung microphone. So, gagamit ako ng dynamic microphone o yung wired microphone. Pwede rin itong wireless. Okay, so ipa-plug ko to sa mic number 1. So, connected ako sa mic number 1. Okay. So, ang microphone natin, meron siyang sariling volume dito. Ayan. Meron siyang level up to 10. 10 yung maximum. Okay. Meron tayong mic echo. Ayan. Echo up to 1, 2, 3. So, meron siyang tatlong level. Level 1, 2, and 3. Okay. So, I set ko muna to sa echo number 2. Then, ang volume, lalagay ko muna ito sa, let's say, half the pipe. Okay, increase yung volume ng system. Hello, sound check, 1. Hello, sound test, 1, 2. 1, 2, 3. Hello, sound check. Stop volume music. Okay, depend natin yung sound ng microphone. Hello, sound check, sound check. Pwede ka mamili ng mga nakapreset na sound. Ito sa sound view. R&B, Fiesta, Pop, Rock. Well, YouTube apps. Okay. So, add. Next.
Okay. So, magre-reconnect lang ako doon sa Bluetooth. Bluetooth connected. Okay. Connected. Open ko ulit yung Music Center app. Doon. So, lalabas na dito yung ngayon yung eksaktong modelo ng Shake X10D. Ayan na. Kasi connected na tayo doon sa Bluetooth. Okay, kung makikita mo dito sa mobile phone ko, dito na lahat ng features na yung function. Andiyan yung library. Ito yung library ng mobile phone. So, kung gusto mo siyang i-access, open mo lang yan. Tapos, i-allow mo lang siya dun sa device. Okay? So, ito yung playlist. Ito yung laman ng, ano ko, ng mobile phone. Yan. Let's say yung songs. Okay, let's say ito. The song you play. Yeah, so yung piniplay ko andun dito sa loob ng ano ko, ng mobile phone. Ito yung festival, CD function, USB, hip chin tuner, audio input, TV. Then meron din tayo sa settings. Sa settings, pwede mong i-adjust yung sound. Ito yung sound field, yung kanina, nandito yung sound field. Nandito rin yan sana. Yan. Yan. EQ, yan. Yung mga available na naka-presets. Pop, rock, salsa, etc., etc. Okay. Balik tayo sa music. Then, ito yung Fiesta mode. Yan. Kita pa, pasok sila sa Fiesta mode, yung hi-fi. Yan. Pag sinelect ko yun. Okay, balik tayo. DJ effect, ito yung DJ. Okay. So, and ito yung mga effects. Yan. Ito yung plunger, isolator, wah, pan. Okay, balik tayo. So, elimination, ito yung mode ng light effects. Yan, marami siyang pamimili. Ano. Rasa, Zexy, Fiesta, Switch. So, depende kung anong gusto mo. Okay, balik tayo. Punta tayo sa Fiesta Ball. So, yung Fiesta Ball, kailangan mo rin siyang i-download. Hindi pa pala siya naka-install, so kailangan ko uling i-download. Yan. So, sa Fiesta Ball apps, dito naman natin pwedeng laruin yung mga lights, yung karaoke features. Okay. So, antay lang natin, sir, matapos. Apps, na-download ko na. Okay, balik tayo sa Shake sa Music Center application. Punta tayo sa Fiesta Ball. Okay, accept ko na yun. Next. Okay, so guys, ito yung Fiesta Ball apps. Although sa mga nakaraang video ko, pinakita ko na to. So, dito natin makokontrol yung DJ control, yung elimination, yung karaoke, yung voice control. So, let's say, DJ control. Sorry. Scratch. Tama, gulagala yun. Audience. This. Come on, here we go. Come on, let's go. Okay, so yun yung nasa DJ effects. So elimination, ito, okay. At yung elimination, pwede mong laruin yung colors na nag-ano dun sa party light. Yan. Ayan na, sumasabay yan. Okay, flash B. So, okay guys. So, sobrang yung functions. Kung meron kayong gustong itanong, mag-comment lang ho dyan sa comment section. At sa mga viewers na hindi pa ho nakasubscribe, subscribe lang po sa ating channel, sa ALG TV. So, maraming salamat. Thank you very much.